A Short Love Story sa Panulat ni Genesis. Tawagin niyo na lang akong sa pangalang Jade and I'm secretly falling in love with my best friend Mike. 4 na taon na kaming mag-best friend ni Mike, halos hindi ko nahihilingin pa na magka-boyfriend dahil sa kanya pa lang ay nararamdaman ko na ang lahat ng pakiramdam ng may nobyo. Masaya ako simula nang nakilala ko siya. Close rin kami ng mami niya na si Tita Venus. Madalas niya akong sinasama sa tuwing nagsha-shopping, parang anak na nga rin ang turing niya sa akin. Ulila na akong lubos, inatake si Papa sa puso, si Mama naman ay di nakayanan ang pagkawala ni Papa. Halos gumuho ang mundo ko noon dahil mag-isa lamang ako. Tanging si Mike lang ang naging karamay ko sa panahon na yon. Mayaman ang pamilya ni Mike, samantalang kami ay simpleng tao lang. Napaka-sweet na best friend si Mike na ibsan ang pangulila ko kina Mama at Papa sa tulong niya. Isang hapon, habang abala ako sa paglalaba, ay tumawag siya sa akin. "Hoy, Bansot, pumunta ka raw dito sa bahay bukas," sabi ng Mommy. At ang sagot ko nga sa kanya ay hindi ako pupunta pag hindi niya ako sinundo. "Hoy, wala ka bang paat? Kailangan pa kitang sunduin?" ang muling sagot niya. "Alam ko namang mismo na ako eh. Ikaw rin, hindi mo ako makikita. Ang biro ko naman sa kanya." "Kilabutan ka nga, Jade." "Fine, I'll pick you up tomorrow morning. Hindi naman ako mananalo sa'yo." Ang muli niyang wika at sabay putol ng linya. Madalas kaming parang aso't pusa ni Mike. Negosyante nga pala ang pamilya nila. Kaya ngayon pa lang ay sinasanay na siya kaya't lagi siyang busy. Kinabukasan, naalimpungatan ako nang may kumakatok. Mabagal akong tumayo at naglakad sa may pinto. Nag-iinat at naghihikab pa ako dahil sa kaantukan. "Oh, hindi ka pa bihis? Kahit kailan ka talaga, Jade?" ang bungad sa akin ni Mike. "Ha? Nako, sorry, hindi tumunog ang alarm ko." Napatakip pa ako ng bibig at sabay takbo sa banyo para maligo. "Hay, lagi ka namang ganyan. Bilisan mo, ang bagal mo talaga kumilos." Ang wika niya na tipong nangaasar pa. "Sandali naman, Mike." Lumabas ako ulit ng banyo upang harapin siya. Napatingin siya sa dibdib ko at nakita ko siya kung paano pamulahan at mag-iwas ng tingin. Bigla kong naalala na wala na pala akong suot na bra. Agad kong tinakpan ang dibdib ko. "Tinakpan mo pa, wala namang makikita dyan." Pangiinis niya, pero sa kabilang gawi pa din siya nakatingin. "Ang kapal mo talaga." At binuto ko siya ng basahan. At bumalik na ako ng banyo at naligo ng mabilis. Pagkatapos ay nadatnan ko siyang nakatungo sa mesa. Tinapik ko siya sabay sabing, "I'm done." Hinawakan niya ang kamay ko sa kahinila palabas ng bahay. "Anong oras na, Jade? Sa susunod, sa bahay ka na lang matulog. Isa pa, nag-iisa ka lang dito. Delikado sa'yo." At pinagbuksan niya ako ng pinto ng kotse. "Concerned ka kunwari?" Nakangiti kong wika sa kanya. "Jade, best friend kita. At kababaeng tao mo, mag-isa ka lang sa bahay nyo. Siyempre, ayoko namang may masamang mangyari sa'yo." Seryoso niyang wika. Napapangiti na lamang ako sabay bukas ng bintana at tumingin sa labas habang masayang sinasalubong ang dampi ng hangin sa mukha ko. Pagdating sa bahay ni na Mike, agad kaming sinalubong ni Tita Venus. Nagbeso siya sa akin at nagwika, "Oy, iha, bakit hindi ka naman pumunta kahapon? Hinintay kita kasi nagluto ako ng masarap na hapunan." Pagtatampo ni Tita, "I'm sorry po, naglaba po kasi ako, Tita." At ngumiti ako na waring nahihiya. "Kain na muna tayo dahil ipapasyal kita." At hinila ako patungo sa mesa. "Date na ba yan?" pang-aasar ni Tita sa amin. "Yes, Mom, a friendly date," wika ni Mike sabay kindat niya sa akin. Asikasong asikaso ako ni Mike, siya pa ang naglagay ng pagkain sa plato ko. Pero normal na lang yun sa amin kasi talagang kaibigan ang turingan namin sa isa't isa. Pareho kaming hindi pa nagkakajowa since birth. Ewan ko ba, ang huling nanligaw kasi sa akin ay ayaw ni Mike kaya hindi na rin ako muling nagpaligaw pa. Siya naman ay kesyo hindi niya pa raw nahahanap ang ideal girl niya at busy siya sa negosyo ng kanyang daddy. Pagkatapos namin kumain ay agad umakyat si Mike sa kanyang kwarto para maligo. Ilang minuto na rin akong nagantay ay hindi pa rin siya tapos kaya't inakyat ko na rin siya sa kwarto. Napaupo ako sa kama at maya maya ay nakaramdam ako ng antok. Di ko na malayan na paidlip na pala ako. Naramdaman ko na lang na tinatapik na ako ni Mike. Napabalikwas ako ng bangon at madaling inayos ang sarili. "Ang tagal mo naman, Mike, nakatapis ka pa. Magbihis ka nga muna," sabay talikod sa kanya. Naramdaman kong namula ang pisngi ko kaya dali-dali na akong lumabas. Pagkatapos ay dinala niya ako sa bagong pasyalan.
Naglakad-lakad lang at konting kwentuhan, maya-maya ay may magandang babaeng bumati sa kanya. "Hi Mike, kumusta? Girlfriend mo?" tanong nito na nakangiti. "Oh, princess, andito ka rin pala?" "No, she's my best friend, Jade." Ganting ngiti niya sa babae. Medyo nahiya pa nga akong makipag-shake hand kasi ang sexy nito. "Hi, nice to meet you. Mauna na ako ha. Bye Mike, see you tomorrow." Nang makaalis na si princess ay bumaling ako kay Mike. "Type mo yan ano? Halatang kumikislap yung mata mo. Pang-aasar ko sa kanya." Niya. "What?" Gunot noo niya pang sabi. "Halatang close naman kayo eh. Dinedenay mo pa?" Muli kong pang-aasar sa kanya. "Tumigil ka nga, Jade. Empleyado siya sa company ni Dad. Matagal na rin kami magkakilala." "Okay, sabi mo eh." Pairap kong wika sa kanya. Isang gabi, niyaya ko ang friend kong si Naika na mag-bar. "Seryoso ka ba? Kailan ka pa natutong mag-inom? Manahimik ka nga, hindi kita kayang buhatin no?" pagbibiro niya. "Hindi naman tayo magpapakalasing, Naika. Sige na, pumayag ka na, please." "Okay, sandali lang at magbibihis ako." "Ikaw talaga?" ang nakairap niyang wika. "Nakaisang bote pa lang ako. Naramdaman ko nang uminit ang aking pisngi." "Ewan ko ba, ang bilis ko talagang malasing." Maya-maya ay naramdaman kong may umakbay sa akin. Nang pagbaling ko sa likod, si Ian, ang dati kong manliligaw. "Hi Jade, kumusta ka na? Tagal kitang hinanap, dito lang pala kita makikita." "Oh, mukhang lasing ka na. Hindi ka pa rin nagbabago, maganda ka pa rin. Alam mo bang, mahal pa rin kita." Ramdam kong unti-unti niyang nilalapit ang mukha niya sa mukha ko. Kaya't bigla akong tumayo. At nakaramdam ako ng pagkahilo. Inikot ko ang tingin sa paligid dahil hinahanap ko si Naika. Nang bigla na lang may humablot sa akin. At nagising na lang ako kinabukasan na nasa harapan ko si Mike. Seryosong nakatitig sa akin at mukhang galit. "Oh, Mike, ano bang nangyari? Wala akong maalala kagabi." Mahina kong tanong sa kanya. "Jade, pwede ba? Huwag kang maglasing na hindi mo ako kasama. Paano na lang kung may nangyari sa'yo dun?" Seryosong bigkas niya. "Sorry." Ang malumanay kong sagot. "Huwag mo nang uulitin, okay? Paano na lang kung hindi ako tinawagan ni Naika? Tapos andun pang Ian na yon." Seryosong wika ni Mike. Natahimik na lang ako at nginitian siya. "May work ka bukas?" tanong ko habang kumakain. "Yes, ang dami kong kailangan asikasuhin. Baka hindi ako makapunta dito bukas." Saad ni Mike. "Sus, okay lang yun, no?" sagot ko. Natigil siya sa pagkain nang may tumawag sa telepono niya. Nagpasintabi siya upang kausapin ito sa labas. "Bakit kailangan pang lumabas?" Kaya't sinundan ko siya. "Andito ako sa bahay ng best friend ko." Rinig kong sabi niya sa kausap. Pinatay niya ang linya at humarap sa akin. "Oh, tapos ka na bang kumain?" nakangiting tanong niya. "Sino yon?" tanong ko naman sa kanya. "Ang alin?" "Yung tumawag." "Ah, si Princess, may tinatanong lang." Simple ang sagot ni Mike. "Tanong lang? Pero ang tagal niyong nag-usap." Kunot no kong sabi. "Umuwi ka na nga at magpapahinga na ako." "Wow, bansot, pinapaalis mo na ako?" ang nakangiting niyang sabi sa akin. "Huwag mo na nga akong tinatawag na ganyan." Inis akong tumalikod at tumiretso sa kusina. Hindi ko alam kung bakit ako naiinis, gayong wala naman siyang ginagawang mali. Kinabukasan, pinasundo na naman ako ni tita at nagpasama mag-shopping. Yun naman kasi ang libangan niya. Bago kami umalis, umakit muna ako sa kwarto ni Mike. Nakasanayan ko na kasi yon at okay lang kina tita. Grabe ang kalat, kaya't inayos ko muna. "Jade," bungad ni tita sa akin. "Sana kayo na magkatuluyan ng anak ko. Alam ko kasing hindi nyo pababayaan ang isa't isa." Banggit ni tita habang nakangiti. Biglang namula ang mukha ko. "Tita naman, magkaibigan lang po kami ni Mike at malabo po kayang mangyari yun." "Oh, bakit naman? Hindi mo ba gusto ang anak ko?" nakakunot niyang tanong. Hindi ako nakasagot. "Tara na nga tita, mag-shopping na tayo." Ngumiti na nga lang ito. Habang naglakad-lakad kami sa mall, natanawan namin si Mike at may kasamang babae. "Teka, si Mike ba yun? At sino yung kasama niya?" ang tanong ni tita. At sabay hila niya sa akin patungo sa kinaroroonan ni Mike. "Oh iho, andito ka pala with your new friend." Ang kaswal na wika ni tita. "Mom," gulat siyang napatingin sa amin. "What are you doing here?" ngiti nito. "Obvious ba?" sabay ang ako ng mga pinamili namin ni tita. "Hello po ma'am, I'm Princess," bati nito. "Hi." At hindi man lang ito nginitian ni tita. "Well, sa kumpanya ni Dad siya nagkatrabaho ma'am at magla-lunch lang kami." Ang wika ni Mike. Napasimangot ako at inis na tinalikuran siya. Niyaya ko na agad si titang umuwi at hinatid niya na ako sa bahay. Napahiga na agad ako sa kama dahil sa pagod. Hindi pa rin nawawala ang pagkainis ko kay Mike. Tumatawag siya sa phone ko pero hindi ko ito sinasagot. Kinabukasan, maaga akong nagising upang magluto ng agahan. "Jade, open the door." Tinig iyon ni Mike. "Morning."
napasyal ka. Ang aga naman, peke akong ngumiti. Bansot, anong almusal natin? Ang bango ng niluto mo ah, nakangiti ito. Huwag kang OA, sinangag lang yan no? Haha, I miss you Bansot, saad nito. Wow, ang sweet. Ano nakain mo? Irap ko sa kanya. Oo, ang sungit mo. Bawal ka na bang mamiss ngayon? Nagpaalam ako kay Dad, saan mo gustong pumunta? Nakangiti pa rin na sabi niya, syempre sa favorite place natin, may iba pa ba? At napangiti na rin ako ng tuluyan dahil sa wakas ipapasyal na naman niya ako. Okay Bansot, let's go there. Masaya niyang sabi. Sobrang ganda ng tanawin. Ang sarap lang hapin ang sariwang hangin. Naglakad-lakad lamang kami sabay pictures. Dagdag sa aming collections and memories to share. Masaya kami sa araw na to. Ayoko nang ang matapos. Ngunit akala ko, perfect day ko nang maituturing ang araw na ito nang biglang may tumawag kay Mike na aksidente raw si Princess kaya't nagmadali siyang nagyayang umuwi. Hinawakan niya ako sa braso at dali-daling nagtungo sa kotse pero hinila ko ang braso ko at tumigil sa paglalakad. Mike, it's okay. You don't have to take me home. Kaya ko naman umuwi mag-isa eh. Mapait akong umiti. Jade, medyo malayo yon. Ayoko mag-isa kang umuwi. Tara, ihatid na kita. Halatang hindi na siya mapalagay. No, okay lang talaga ako Mike. May dala naman akong pera. Malis ka na, baka hinihintay ka na ni Princess. Ginulo niya ang buhok ko, sabay sabing, babawi ako Bansot, okay? Yumakap siya saglit sa akin at nagmamadaling umalis. Hindi na ako ang pinaka-special sa'yo. Mahina akong bulong. Malungkot akong naglakad-lakad. Ano ba ang meron sa kanila? Bakit sobra naman siyang nag-aalala sa babaeng yun? Napabuntong hininga na lamang ako ng malalim para akong maiiyak sa lungkot at selos na nararamdaman. Nagsiselos ako kapag naiisip kong hindi na lang ako ang inaalala niya. Hindi na lang ako ang best friend niya. O baka naman, masigit pa sila sa iniisip ko. Lumipas ang 4 na araw na halos walang paramdam sa akin si Mike. Hindi ko alam kung bakit ko hinahanap ang atensyon at pagbibigay niya sa akin ng oras. Best friend niya lang naman ako, pero bakit kailangan kong makaramdam ng ganito? Nang marinig kong nagri-ring ang phone ko, dali-dali ko itong sinagot. Nagbabaka sakali na si Mike, pero si Naika ang tumatawag. Oh, Naika, napatawag ka. Jade, wala ka bang pupuntahan mamaya? Gura na ako dyan. Inuman tayo. Wala kasi akong mayaya eh. Sige na. Ikaw talaga, mandadamay ka paano? Sagot ko kay Naika. Pero okay na rin yon dahil kailangan ko rin ng makakwentuhan. Maya-maya nga at dumating na si Naika. May dalang inumin. Jade, gusto mo tapos nito punta tayo uli ng bar? Wika nito na nanunukso. Tumigil ka nga Naika, tama na yan no? At isa pa, magagalit si Mike sa akin. Nagpromise na ako na hindi na ako pupunta dun. Paliwanag ko. Aba teka, BF mo ba siya? Nag-aalala ba talaga siya sa'yo? Eh hindi ba ang sabi mo ilang araw na kayong hindi nagkikita at nagkakausap? Naku Jade, abala yon sa trabaho. Abala yon sa duty niya sa hospital. Akala ko'y businessman. Ayun pala'y doktor ang nais. Nakangisi na wika ni Naika. Mapanakit ka talagang babae ka. Sabay irap ko dito. Eh bakit ba kasi hindi mo nalang sagutin si Ian? Tutal, mahal ka pa naman ng tao. Payagan mo na kasi manligaw ulit sa'yo. Saad ulit nito. Nako Naika, pagkatapos ng ginawa nila sa akin, hinding-hindi ko na siya papayagan pa na manligaw, no? Tanging sagot ko sa kanya. Dito na rin nakatulog sa bahay si Naika dahil sa kalasingan. Lumipas pa ang 1 linggo nang may kumakatok sa pinto. Sino yan? Pagtawag ko. Tinigil ko ang ginagawa at nagtungo sa pinto. Naika? Natigil ko ang sasabihin nang si Mike ang bumungad sa akin. Napaatras ako at napatalikod. Oh, anong ginagawa mo dito Mike? Malumanay kong tanong. Tsaka pumunta uli sa kusina para ipagpatuloy ang paghuhugas ng pinggan. Hindi ko alam kung bakit ka ba, inis at saya ang nararamdaman ko. Hindi naman ako ganito dati. Ano bang klaseng tanong yan Bansot? Andito ako dahil na-miss kita. Hindi ako sumagot. Sorry kung ngayon lang ako nakapunta dito. Ngayon lang kasi naging maluwag ang schedule ko at ngayon lang naging okay si... Paliwanag niya at di pa itinuloy ang sasabihin. Okay lang no? Kahit nga 1 taon ka pa ang hindi magpakita sa akin eh. Ayos lang sa akin. Natatawa kong sabi. Sus, na-miss mo lang ako eh. Payakap nga. Tumayo siya at astang yayakapin ako. Pero humarap ako sa kanya at tinuro ko siya. Diyan ka lang, huwag kang magkakamali. Tsaka tinuloy ko uli ang ginagawa. Ang sungit naman. Sorry na. I love you, Bansot. Nagulat ako. Niyakap niya ako habang nakatalikod. Jade, kalma. Simpleng akto lang sa inyo ito noon, hindi ba?
Walang ibig sabihin ng I love you at yakap niyang ito. Nagsasabihan na kayo nito noon dahil mahal niyo ang isa't isa bilang mag-best friend lang. Pero ano ba itong nararamdaman ko? Bakit ang bilis-bilis ng tibok ng puso ko? Anong problema? May sakit na ba ako sa puso? Humarap ako sa kanya at lalong bumilis ang tibok ng puso ko nang makita kong gaano kaganda ang ngiti niya sa akin at kung gaano kami kalapit sa isa't isa. Napapikit ako at tinulak ko siya. Lumayo ka nga! Bulyaw ko sa kanya. Wow, ang sungit talaga ng bansot ko. Galit ka ba dahil iniwang kita noong nakaraan? Pinagalitan ako ni Mami dahil doon. Sorry na, Jade. Paliwanag niya ulit. Hindi ako galit, no? Pairap kong wika. Ano lang, galit na galit? Natatawang sabi niya. Iba na talaga ang pakiramdam ko sa kanya. Naapektuhan na ako sa lahat ng inaakto at ginagawa niya. Bumibilis ang tibok ng puso ko pag nakikita ko siyang tumatawa. Kapag niyayakap niya ako, kapag sinasabihan niya ako ng I love you, basta lahat may problema na ata ang puso ko. Hindi na talaga normal. Baka mahalata niya ako. Dapat ay normal pa din ang kilos ko katulad ng dati. Joke lang, Mike. Kunwari lang naman ang pagsasungit-sungitan ko. Natawa siya dahil nagmukha akong tanga. Ikaw talaga? Kinabahan ako dun, ha? Oh, kumain ka na ba? Sabay upo sa sofa. Hindi pa nga eh. Magluluto pa lang ako ng tanghalian. Sabi ko. Kaya pala tinutopa ka. Sandali at kukunin ko lang sa kotse yung binili ko. Sa totoo lang, masaya ako dahil andito siya. Gusto ko siyang tanungin kung ano na ba sila ni Princess, pero natatakot ako sa mga isasagot niya. Hanggang sa makaalis si Mike ay hindi ko na naitanong sa kanya ang tungkol sa kanila ni Princess at hindi na rin niya nabanggit sa akin. Kinabukasan ay pumunta ako sa bahay nila. Tanging si Tita Venus lang ang naabutan ko. Dahil parang nanay ko na nga siya sa sobrang close ko sa kanya, ay napagpasyahan kong sabihin kay Tita ang nararamdaman ko. Nasilayan ko sa mga mata niya ang sobrang tuwa. Sasabihin ko ba kay Mike, iha? Excited niyang wika. Naku, huwag po Tita. Ako na po. Ayokong sa iba manggaling. Gusto kong ako po mismo ang magsabi sa kanya. Pag-aalala kong paliwanag kay Tita Venus. Pero nawalan ako ng tiyempong sabihin kay Mike ang nararamdaman ko. Lagi siyang abala. Araw-araw na nga ako kina Tita para lang maabutan siya. Pero hindi talaga kami magpang-abot. Isang linggo akong ganoon. Isang araw, hindi ako pumunta sa kanila. Niyaya ko si Naika na magala. Oh, bakit hindi si Mike ang inaya mo dito, Jade? Ang tanong ni Naika. Ha? Busy kasi siya lagi. Bigla akong nalungkot sa tanong niya. Hindi siya umimik at masaya na lang kaming pinagmasdan ang tanawin. Naglakad-lakad kami. Tumunog ang cellphone ko at nakita kong si Mike ang nag-text. Bansot, sorry kung hindi pa kita nadadalaw. I miss you. Ingat ka lagi ha. Napangiti ako at nakita ni Naika yun. Oy, in love si Gaga. Si Mike siguro ang nag-text kaya naman may pangiti-ngiti ka pa dyan. Pang-aasar niya sa akin. Ano ba? Tumahimik ka nga. Ang sita ko sa kanya. O ano Jade, magsabi ka nga in love ka kay Mike ano? Hindi ah, alam mo naman na mag-best friend lang kami. Nakairap na pagtanggi ko. Nako Jade, hindi mo maitatago sa akin. Kitang-kita ko sa mga mata mo. Oo na, may nararamdaman na nga ako sa kanya. Pero huwag ka namang maingay. Napabuntong hininga ako at inamin ko na nga rin kay Naika. Oh, kailan mo sasabihin kay Mike yung nararamdaman mo? Malumanay niyang tanong sa akin. Hindi ko nga alam eh, kasi lagi naman siyang busy. Ang malungkot kong wika. Hay nako, baka naman si Princess ang dahilan kaya lagi siyang abala. Ang saad ni Naika. Ayoko nangang isipin. Dito na kami nagpalipas ng oras ni Naika. Gabi na nga kami nang umuwi. Sa mga nagdaang araw, laging si Naika ang nakakasama ko. Si Mike naman ay tumatawag lang sa akin upang mangumusta. Ang lagi niyang dahilan ay busy siya sa office nila. Kaya nililibang ko na lang ang sarili ko sa mga gala namin ni Naika para hindi ko naman siya palaging naiisip. Isang buwan na kaming hindi nagkikita ni Mike pero kahit ganoon, pakiramdam ko ay lalong nadadagdagan ang nararamdaman ko sa kanya. Nananabik akong makita siya at paglaanan niya ulit ako ng oras. Pero dumaan pa ang dalawang linggo, puro tawag na lang ang ginagawa niya. Nagpunta ako sa kanila dahil tumawag sa akin si Tita Venus para magpasama uli mag-shopping. Jade, bagay sa'yo to. You're so pretty. Isuot mo ito mamaya, okay? Ha? Anong meron mamaya, Tita? Maagang uuwi si Mike. Sa bahay siya magdi-dinner. Kaya pupunta ka, okay? At kung pwede, sabihin mo na sa kanya ang nararamdaman mo. Kinakabahan ako, Tita. Hindi ko alam kung kaya ko bang umamin sa kanya. Kaya mo yan, iha.
Andito lang ako, ang pagpapalakas ng loob sa akin ni Tita Venus. Pagdating ko ng bahay ay agad kong sinukat ang dress na binili sa akin ni Tita. Tinignan ko pang sarili ko sa salamin. Sinisigurado kong bagay talaga sa akin ang damit. Saktong 7 PM na makarating ako kina Tita Venus. Wow, ang ganda mo, Iha. Bungad agad ni Tita. Nice dress, Iha. Papuri ng daddy ni Mike. Salamat po, Tita, Tito. Nahihiya kong sabi. Bahagyang bumulong si Tita sa akin. O diba, bahagi sa'yo? Ang ganda-ganda mo. Maya-maya lang andyan na si Mike. Tita, nagiinit ang pisngi ko. Natawa lang si Tita at nag-intindi sa kusina. Umakyat ako at pumasok sa kwarto ni Mike. Nakagawian ko ng bisitahin ang kwarto ni Mike sa tuwing nagpupunta ako dito. Maya-maya ay bumukas ang pinto. Jade? Mike, andito ka na pala. Kumusta ka na? Ang tagal nating hindi nagkita ah. Malumanay kong wika. Heto, okay lang. Oh, ang ganda natin bansot ah. Naramdaman kong namumula ang pisngi ko at hindi ako makaimik. Huy, bansot. Ang sabi ko, ang ganda mo. Bagay sa'yo yung suot mo. Ang wika niya ulit sa akin. Thank you. Labas na ako. Sumunod ka na lang ha. At dali-dali na nga akong lumabas ng kwarto dahil halos hindi na ako makahinga sa kaba. Tahimik kaming naghapunan. Nakikita ko si Tita na patingin-tingin sa amin ni Mike at biglang mangingiti. Si Mike ang nag-asikaso ng kakainin ko. Lagi niya itong ginagawa kapag sabay kaming kumakain. Ang sweet talaga ng anak ko. Pang-aasar ni Tita Venus. Tila kinikilig pa. Natatawa at naiiling na lang si Tito Eric. Mom, normal na sa amin ni Jade to. Lagi mo naman kaming nakikita pag kumakain kami dito, di ba? Ay, ewan ko ba iho, kinikilig ako ngayon. At ngumiti si Tita na nakatingin sa amin at hindi ko na nga rin alam ang gagawin kaya't nag-focus na lang ako sa pagkain. Pagkatapos nga namin kumain ay konting kwentuhan at lumapit si Tita. Oh Mike, ikaw na ang bahalang maghatid kay Jade, okay? Yes, Mom. At bumaling siya sa akin. Oh ano bansot, let's go. Sandali pa akong nagpaalam kila Tito at Tita. At ni-remind nga ako ni Tita na sabihin ko na raw. Pagdating ng bahay, biglang sumeryoso si Mike. Jade, Mike, bakit? Sabay naming sabi at sabay kaming natawa. Ano yun, Jade? Tanong niya sa akin. May sasabihin ka ba, Mike? Ikaw muna. Natatawa kong sabi. Sige. At napangiti siya ng napakatamis. Nababasa ko sa kanya ang excitement at tuwa. Jade, kami na ni Princess. Gusto ko ikaw ang unang makaalam. Masaya niyang sabi. Natahimik ako sandali. Parang may bumara sa lalamunan ko. Hindi ako makapagsalita. Hoy Jade! Hinawakan niya ako sa balikat. Congrats! Ang tangi ko na lamang sambit. Oh, bakit parang hindi ka masaya? Hindi ka ba masaya na ang best friend mo ay may girlfriend na? Ang nakangiti niyang wika sa akin. Paano ako magiging masaya kung hindi naman ako ang babaeng yun? Ang bulong ko na lamang sa sarili. Halos gusto kong matunaw at mawala na parang bula sa pinagkakatayuan ko. Syempre masaya. Pilit akong umiti. O ikaw, ano yung sasabihin mo? Uli niyang tanong. Wala. Gusto ko lang sabihin na ingat ka. Magpapahinga na ako. Okay. Thank you sa oras mo, bansot. Good night. Niyakap pa niya ako at ginulo ang buhok bago umalis. Halos bumagsak na nga ang luha ko. Wala akong tigil sa kakaiyak. Gusto kong maalis ang bigat at sakit na nararamdaman ko. Gusto kong mawala kahit sandali lang sa mundo. Tinatamad akong bumangon sa higaan. Namumugto ang mga mata ko sa kakaiyak pero pinilit ko pa rin ang sarili na kumilos sa bahay. Nang may biglang kumatok sa pinto, napatingin ako. Iniisip ko kung si Mike ba ang nasa labas. Napailing ako. Bakit naman siya pupunta? Kung abala na siya sa iba. Iha, si Tita Venus ito. Nagala lang pagtawag niya. Tita Venus, pagbigkas ko pa lang sa pangalan niya ay parang gusto ko nang tumakbo at umiyak nang umiyak sa kanya. Hindi ko napigilan ang sarili ko nang mabasa ko sa mga mata niya ang lungkot at pag-aalala. Niyakap ko si Tita habang humahagulgol sa kanyang dibdib. It's okay, Iha. Pag-alo niya sa akin. I know what happened. Tita, may mahal na siyang iba. Best friend lang talagang tingin niya sa akin. At patuloy nga ako sa pag-iyak. I'm really sorry, Jade. Dahil sa anak ko, nasasaktan ka ng ganyan. No, Tita. It's not your fault. Sa umpisa pa lang, alam ko na ang katayuan ko sa buhay niya. Pero pilit ko pa rin iniisip na baka pwedeng higit pa kami sa mag-best friend. Ang sakit-sakit lang, Tita. Kasi may higit na siyang minamahal. Hindi na ako nag-iisang special para sa kanya. Iha, tahan na. Halos maiiyak na si Tita at niyakap ako. I'm sorry, Jade. Kumalas ako sa pagkakayakap sa kanya. Pinunasan ko ang luha ko at pilit na ngumiti.
Okay lang po, tita. Magpapanggap na lang siguro ako na okay lang at masaya para sa kanya, sa kanila ni Princess. Walang mangyayari kung magmumukmuk lang ako. At mas okay na rin siguro yon na hindi niya alam kung ano yung totoo akong nararamdaman, tita. I'm always here for you, Iha. Hinaplos niya ang aking buhok habang nakangiti. Thank you po, Tita Venus. Gusto mo bang lumabas tayo? Ipapasyal kita. Nakangiti niyang tanong. Umiling ako. For now, tita, I want to be alone for a while. Sorry po, I understand. Hinaplos niya pa ang buhok ko at nagpaalam. Nagtungo ako sa kwarto para kunin ang phone ko. Nakita kong tumatawag si Naika. Hey, what happened, Jade? Halatang nasasabik niyang tanong. Hindi ba ang sabi mo magtatapat ka na kay Mike? So ano, kayo na ba? Naika, sila na ni Princess. Diretso kong sagot. What? Sabi ko na nga be, yung Princess na yun talaga ang tinatrabaho niya. Sus, kunyari pa siya, abala sa trabaho. Ang gulat at naiinis na si Naika. Ayoko nang umiyak pa, Naika. Wala na akong mailalabas na luha. Ang mahinahon kong wika. Oh, I know, Jade, hindi ka okay. Pupuntahan kita dyan. Ang sabi niya ulit at pinutol na niya ang linya. Maya-maya nga lang ay nandito na si Naika sa bahay at nagyaya na pumunta sa drinking bar. Paulit-ulit akong tumanggi pero masyado siyang mapilit. Kaya ang ending, hapon pa lang andito na kami sa bar. Iniabot sa akin ni Naika ang drinks ko. Sunod-sunod ko yung nilagok. Inihiyag ko ang baso ko sa bartender. Nang maubos agad ang laman nito. Isa pa! Agad naman niya itong nilagyan. Halos nagpapaligsahan nga kami ni Naika sa pag-inom. Oh, ano yan? Nagpapaligsahan ba kayo ha? Ayos ba kayong dalawa? Sabi ng bartender. Oo, okay lang. Sabay naming sabi. Nagkatinginan kami at sabay ring natawa. Maya-maya lang, nakita kong dumadating si Mike. Nanliit ang mga mata kong tinitignan ito. Anong kinagawa niya dito? Lasing na ba ako para isiping nandito siya? Natatawa akong umiling. Nababalog ka na, Jade. Kinuha ko ang baso ko. Iinumin ko na ang laman nung may pumigil sa akin. Jade, ano ba? Tama na. How many times I told you to stop drinking? I don't want you to drink when I'm not around, Jade. Pilit niyang inaagaw ang baso. Ano ba? Stop it, Jade. Iuwi na kita. Ang bulyaw niya sa akin. No! Sino ka para utusan ako? Boyfriend ba kita? Hindi naman, di ba? Umalis ka na. Sigaw ko. Pakiramdam ko ay lasing na ako at hindi ko mapigilan ang sarili. Jade, I'm your best friend. Ang seryoso niyang wika. Natatawa akong tumingin sa kanya. Ayun na nga eh. Best friend mo lang ako. Ano bang problema, Jade? Bakit ka nagpapakalasing? Ang seryosong tanong ulit ni Mike. Kailangan ko ba talaga magpaliwanag sa'yo? Kasi para sa akin, wala ka ng pakidoon. Tumalikod ako, ramdam na ang hilo at gagewang-gewang nang naglalakad. Jade, ako na maghahatid sa'yo. Rinig kong tawag ni Naika. Nahawakan ni Mike ang braso ko pero agad ko itong binawi. Naramdaman ko na lang na bumagsak ako sa sahig hanggang sa mawalan na ako ng malay. Kinabukasan, nagising na lang ako sa malakas na pagkatok sa pinto. Sandali! Ang pagsigaw ko. Hinilot-hilot ko ang sentido ko dahil sa sakit. Oh, Mike, anong ginagawa mo dito? Nagulat ako nang yakapin niya ako. Namiss kita. Agad din kumalas. Ano bang problema? Pwede mo naman siguro sa akin sabihin. Kaibigan mo rin ako, Jade. Ha? Wala no? Sino bang nagsabing may problema ako? At pa-inosente akong tumawa. O teka, may dala ka bang pagkain? Pag-iiba ko ng usapan. Ikaw talaga? Ginulo niya ang buhok ko. Sandali, kukunin ko lang sa kotse. Maya-maya ay nakangiti na siyang bumalik at inabot ang pagkain. Sabay na tayong kumain bago ako pumasok. Ang wika ni Mike sabay ngiti. Hindi ako kumibo. Nagtungo ako sa kusina para kumuha ng pinggan at kutsara. Habang kumakain kami, ay panay ang kwento niya tungkol sa kanila ni Princess. Halata sa kanya na sobrang saya niya. Napipilitan akong umiti sa tuwing tumatawa siya. Pinapakita ko na masaya talaga ako para sa kanilang dalawa. Mahirap para sa akin ang magpanggap na hindi nasasaktan. Na okay lang at walang nararamdaman para sa kanya. Pinipilit kong maging normal sa harap niya. Maging kagaya ng dati. Isang Jade na wala lang sa kanya ang yakap at mga malalambing na salita. Isang Jade na inuudyukan pa siya na magnobya na. Isang Jade na wala pang nararamdaman para sa best friend niya. May mga oras na ako ang takbuhan niya sa tuwing nag-aaway sila ni Princess. Wala naman akong ibang ginawa kundi ipakita sa kanya ang suporta ko. Na nandito lang ako sa tuwing may problema siya. Maliman, pero natutuwa ako pag hindi sila nagkakasundo. Naaalala lang naman niya ako kapag magkaaway sila. Kapag kailangan niya ng makakausap, siguro ganoon na talagang papel ng mga best friend. Hey Jade, nakikinig ka ba sa akin?
Wika ni Mike at sabay akbay. Oo naman, ang simple kong sagot sa kanya. Hindi ko nga siya maintindihan kung bakit lagi nilang siyang galit sa akin. Seryoso niyang sabi. Baka naman kasi may nagawa kang ayaw niya. Bakit hindi mo siya kausapin ng masinsinan? Ang payo ko naman sa kanya. Naguguluhan na nga ako eh. Ayaw niyang pag-usapan. Lagi na lang siyang nakaangil sa akin. Ang muling sabi ni Mike. Bumuntong hininga siya ng malalim at tumingin sa akin. Kaya ikaw, kapag nagka-boyfriend ka, sabihin mo sa akin ha, piliin mo yung lalaking hindi ka sasaktan. Ayoko yatang may nananakit sa bansot ko. Ang seryoso niyang wika at napatingin ako sa kabilang gawi. Kung alam mo lang, matagal-tagal mo na akong nasasaktan, Mike. Ang bulong ko sa sarili. Oo na, wala akong balak mag-boyfriend. Nakikita ko palang na nagkakaganyan ka, hindi ko nagugustuhin pang magkanobyo, no? Ang sagot ko sa kanya. Natawa siya sa sinabi ko at sabay wika. Masaya naman ah, wow. Ganyan pala ang masaya ngayon, sarcastic akong sabi. Andito pala ako ngayon sa bahay nila dahil niyaya ako ni Tita Venus na dito na mag-dinner. Maya-maya ay tumayo si Mike. Wait lang, sagutin ko lang ito ha. Patukoy niya sa kanyang phone at tumango lang ako. Di nagtagal at nagtawag na rin si Tita Venus. Oh Mike, halika na. Ano pang ginagawa mo sa labas? Kakain na tayo. Wait ma'am, may hinihintay lang po ako. Oh, andito na siya. Bumungad niya sa amin ang nakakairitang pagmumukha ni Princess. Halatang plastic naman ang pagngiti niya sa akin. Hello po tita, magandang gabi. Pagbati niya, walang maganda sa gabi. Ang bulong ni tita sa akin at peking umiti kay Princess. Have a seat, iha. Inihiyag niya ang katabi kong silya. Napakunot noo ako. Pakiramdam ko ay nawalan ako ng ganong kumain. Oh, hi Jade. It's nice to see you here. Halata namang napilitan lang siyang batiin ako. Napangiti lang ako sa kanya. Mike, umupo ka na dito sa tabi ni Jade. Napahawak si tita sa bibig. Oops. Sorry, iha. Sanay kasi ako na laging magkatabi si Jade at Mike. Lihim akong natawa sa naging reaksyon ni Princess. Alam kong sinadya iyon ni tita. It's okay po, tita. Pilit nang umiti si Princess. Napansin kong pinagsisilbihan ni Mike si Princess. Naiinis akong isipin na dapat ay ako iyon. Ako naman talaga laging inaasikaso niya noon, hindi lang sa paglalagay ng pagkain sa plato, kung hindi sa maraming bagay. Pero iba na ngayon nang dumating siya. Maya-maya lang, pagkatapos kumain, nilapitan ako ni Mike. Jade, sorry ha, pero mukhang hindi kita maihahatid. Okay lang, magka-tricycle na lang ako. Are you sure? Wala naman akong magagawa, hindi ba? Sige na, mukhang naghihintay na si Princess sa'yo. Thank you, Bansot. Sandali pa siyang yumakap sa akin. Pagdating sa bahay, ay pabagsak akong humiga. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko kayang magpanggap, kung hanggang kailan ko pa kaya. Nakakayanin yung sakit sa tuwing nakikita ko silang magkasama at masaya sa isa't isa. Lumipas ang ilang araw, alam ko na ganito na ang mangyayari. Hindi niya ako maaalala kasi wala silang problema. Niyaya ako ni Naika na lumabas para naman daw kahit saglit ay makalimutan ko si Mike. Pumunta kami sa isang pasyalan sa Tanay Rizal. Naglakad-lakad kami ni Naika at ninanamnam ang masarap na simoy ng hangin. Sayang nga at hindi namin kasama si Mike. Ito pa naman ang matagal na naming gustong pasyalan pero ngayon may labo na. Dahil lagi na lang siyang abala kay Princess. Biglang tumunog ang phone ko. Tumatawag si Mike. Panigurado, may problema na naman sila ng bruha niyang nobya. Hello? Oh Mike, may problema ka na naman ano? Jade, pwede ba tayong magkita bukas? Ang mahina ang wika ni Mike. Ayos ka lang ba? Anong problema? Nag-away na naman ba kayo? Ang sunod-sunod kong tanong sa kanya. Lagi naman eh. Ang mahina niyang sagot at narinig ko siyang bumuntong hininga. Nako Mike, magiging okay din kayo pagko-comfort ko. Salamat dahil lagi kang nandyan para sa akin, Jade. Best friend mo ko eh, diba? Magpahinga ka na. See you tomorrow. Kinabukasan ay maaga akong nagising at naghanda. Aaminin kong nasasabik akong makita si Mike dahil ilang araw din naman kaming hindi nagkita. Ang totoo nga ay ngayon niya lang ako naalala. Hindi na rin ako madalas nakakapunta sa bahay nila dahil mas gusto kong mapag-isa. Nagkita kami sa isang coffee shop sa mall. Hi, kanina ka pa ba? Formal niyang tanong. Naninibago ako sa paraan ng pagkikipag-usap niya sa akin. Hindi naman. Kakadating ko lang. So, ano na naman ba ang problema niyo ni Princess? Agad kong tanong sa kanya. Jade, pagtawag niya, para siyang balisa. Bakit? Pilit akong umiti. You know naman, Mike, lagi lang akong nandito for you. Ano bang sasabihin mo? Jade, gusto niyang lumayo na ako sa'yo. Mahina niyang pagkasabi. Pero para bang umalingaw-ngaw sa buong coffee shop ang mga katagang narinig ko. Ano? Pasigaw kong tanong at napatingin ang ibang mga customer sa amin. Jade,
Ang totoo kasi ay ikaw lagi ang dahilan ng pag-aaway namin. Sorry, Jade, but I love her. So I have to distance myself from you. Simula ngayon, kailangan na kitang iwasan. Isipin mo na lang na hindi tayo nagkakilala. Bawat pagbanggit niya ng mga huling salita, halos pakiramdam ko ay sinasaksak ako ng paulit-ulit. Hindi ko matanggap. Tumayo ako at tumalikod. Tumakbo ako palabas ng shop hanggang sa makalabas ako ng mall. Walang tigil ang pagbatak ng luha ko. Walang pakailam sa mga nakatingin sa akin. Ang importante dito ay ang nararamdaman ko. Sinundan ako ni Mike at sabay pakiusap. Jade, please, intindihin mo naman ako. Nagpanting ang tenga ko at hinarap ko siya. Sinampal ko siya ng ubod ng lakas. Nagulat siya sa ginawa ko. Naririnig mo ba yung sinasabi mo, Mike? Talagang kaya mo kong kalimutan at magpanggap na hindi tayo nagkakilala? Gusto ko siyang sapakin para naman kahit papaano maramdaman niya yung sakit na nararamdaman ko ngayon. Pero hindi yun sapat. Apat na taon tayong magkasama. Apat na taon tayong magkakilala, Mike. Halos sobrang kilala na natin ang isa't isa. Apat na taon yun. Apat na taon, Mike. Napahagulgol na lang ako sa sakit. Tapos kaya mong kalimutan lahat ng pinagsamahan natin dahil lang sa babaeng sandali mo palang nakilala. Halos bumagsak na ako sa kinatatayuan ko. Pero sadyang kinakaya ko pa ang sakit. Ako ang takbuhan mo, Mike, sa tuwing hindi kayo okay ni Princess. Ako yung laging nandyan kapag may problema kayo at wala kang masabihan. Dahil di ba best friend mo ko? Di ba lagi kong tinatanong kung okay na ba kayo? Kung okay ka lang ba? Kung batiat ayos na kayo? Pero ako ba naisip mong tanungin kung okay pa ba ako? Kung ayos pa ba ako? You're so unfair, Mike. I'm so sorry, Jade. Hindi ko na alam ang gagawin ko. Litong-lito na ako. Okay, kung ngayon ang gusto mo. Sorry, Mike, kung ito lang kasi ako eh. Salamat. Simula ngayon, hindi na kita kilala. Paalam. Tuluyan na akong tumalikod sa kanya. Sapo ang mukha habang naglalakad. Walang pakialam sa mga nakakabangga. Umiyak ako ng umiyak hanggang sa gusto kong maalis na ang masakit na pakiramdam na to. Naglakad ako patungo sa sakayan ng tricycle para makauwi na. Pakiramdam ko ay hinanghina ako at kaunti na lang ay babagsak na. Ako nga pala si Mike, 3 buwan na nakalipas simula ng huli kaming nagkausap ni Jade. Hindi ko siya pinuntahan sa bahay, ni hindi ko siya tinatawagan man lang o i-text. Simula ng araw na iyon ay umiwas na ako sa kanya. Si Naika na kaibigan niya ay hindi ko na rin nakikita. Biglang nagbago rin ang pakikitungo ni Ma'am sa akin. Bigla siyang naging malungkutin. Minsan ay nasisigawan niya ako kahit sa maliit na bagay lang. Naririnig ko rin siyang umiiyak sa kwarto at inaalo na lang ni Dad. Nalungkot siya simula ng sinabi ko sa kanya ang nangyari ng araw na iyon sa pagitan namin ni Jade. Naiintindihan ko naman si Ma'am dahil naging malapit sila sa isa't isa. Halos anak na nga ang turing niya kay Jade. Naging maayos ang relasyon namin ni Princess ng 2 buwan. Hindi na kami nag-aaway at sobrang naging malambing siya sa akin. Pero isang araw, natuklasan ko na niluloko niya ako. May iba siyang karelasyon. Kaya naman, naghiwalay rin kami. Laging sumasagi sa isip ko si Jade. Paano kaya kung hindi nangyari ang araw na iyon? Hindi ko siya nilayuan. Sana hanggang ngayon ay may best friend pa rin akong nasasandalan. May best friend pa rin akong laging nandyan. Namimiss na kita, Jade. Nasaan ka na? Tila lungkot ang bumabalot ngayon sa pagkatao ko. Napakatanga ng naging desisyon ko noon. Iniwasan at nilayoan ko ang isang taong walang ginawa kundi isipin at pahalagahan ako. Isang tao na matagal ko ng kilala at nakasama. Isang taong importante sa buhay ko. Tanging pagsisisi na lang ang nagagawa ko ngayon. Gusto ko siyang makita. Gusto ko siyang puntahan sa bahay. Gusto kong humingi ng tawad sa lahat ng mga katangahang ginawa ko noon. Sana pwede pa kaming bumalik sa dati. Sinubukan kong tawagan ang number niya. Pero hindi ko na siya makontakt. Siguro nga ay talagang kinalimutan niya na rin ako. Nagdesisyon akong pumunta sa bahay ni na Jade kahit nakakahiya. Kumatok ako sa pinto at tumawag pero walang sumasagot. Lumabas ako ng gate at nagtungo sa kotse. Nagtanong ako sa isang matandang babae na kapitbahay nila. Nay, pwede po bang magtanong? Nasaan po kaya yung babaeng nakatira dyan? Ang alam ko iho ay wala na nakatira sa bahay na yan. Ang sagot ng matandang babae. Ganun po ba? Alam niyo po kaya kung saan siya lumipat? Ang muli kong tanong, nako pasensya na iho, pero kakalipat ko lang din sa lugar na ito. Mukhang wala nang nakatira dyan dahil wala naman akong nakikitang tao na pumapasok pa dyan. Ang muling sagot ng matanda sa akin. Sige po, maraming salamat po. Pumasok ako agad sa kotse. Hindi ko alam kung saan ako pupunta. Hindi ko alam kung saan kita hahanapin, Jade. Patawarin mo ako. Nagpunta ako ng mall.
nagbabakasakaling makita siya roon. Halos libutin ko ang buong mall para lang makita siya, pero bigo ako. Sa di kalayuan, hindi ko inaasahan na makita si Naika. May kasamang lalaki, kaya't agad akong lumapit sa kinaroroonan nila. Magbabakasakali na baka alam niya kung saan lumipat si Jade. Naika, napatingin siya sa akin. Inis ang mababasa sa mukha niya. Anong kailangan mo? Seryoso niyang tanong. Naika, alam mo ba kung nasan si Jade? Alam mo ba kung saan siya lumipat? Nagpunta kasi ako sa... Hindi pa man din ako natatapos sa sinasabi ko, e tinaasan na agad ako ng boses ni Naika. At bakit, Mike? Ha? Anong kailangan mo sa kanya? At kaya mo bang puntahan kung nasan siya ngayon? Sarcastic kanyang sabi. Kaya nga tinatanong kita kung nasan siya. Malumanay kong sagot. Ah, ewan, hindi ko alam. Yun lang ang sinagot niya at bumaling na uli sa kasama. Sige Naika, naiintindihan kita. Maraming salamat. Malungkot akong umuwi ng bahay. Bigo akong makita si Jade. Hindi ko na mapigilang mapaluha. Wala naman akong pwedeng sisihin kundi ang sarili ko kung bakit nangyayari to. Saan ka galing, Mike? Tanong ni Ma'am sa akin. Naabutan ko siya sa may sala na nakaupo at tinitingnan ang larawan ni Jade sa kanyang phone. Ma'am, kino Jade po. Nagbabakasakali ako na puntahan siya roon. Kaso, wala na siya roon. Sabi ng napagtanungan ko. I'm so sorry, Mommy. Sana mapatawad ako ni Jade. Tumingin siya sa akin. Nakita ko kung paano mamuo ang luha niya sa mga mata. Niyakap niya ako ng mahigpit. Wala na siya. Paghahagulgol ni Mom. Kumalas ako at diretsyong tumingin sa kanya habang nakakunot ang noo. Teka, Mommy. Anong pinagsasabi mo? Anong wala na siya? Ang nalilito kong tanong sa kanya. Wala na siya, Mike. Wala na si Jade. Tatlong buwan ang nakakalipas. Patawarin mo ko kung hindi ko agad nasabi sa'yo. Mom, hindi. Sabihin mong nagbibiro ka lang. Mom, hindi totoo yung sinasabi mo. Mommy! Halos bumagsak ako sa kinatatayuan ko. Kasabay ng walang tigil na pag-iyak at paghagulgol. Walang kasing sakit ang nararamdaman ko ng oras na to. Sana ay nagbibiro lang si Mommy. Sana sinabi niya. Sana hindi totoo ang mga narinig ko. Sana paniginip na lang ang lahat ng nangyayari. At muling nagsalita si Mommy. Nagsimula siyang magkwento. Tatlong buwan ang nakakalipas, iho. Habang naglilinis ako ng sala, narinig kong nagriring ang phone ko. Nakita kong tumatawag si Jade. Pero iba ang sumagot. Sinabing na aksidente si Jade. Kaya naman nagmadali akong nagtungo sa ospital. Critical ang lagay niya. Ang sabi ng nurse, tanging isang kaibigan lang ang kasama ng pasyente. At yun ay si Naika. Tinanong niya ako kung ako ba ang mami mo. At ikinuwento niya nga sa akin ang mga nangyari. Na aksidente raw si Jade habang sakay ng tricycle. At nakita kong gumalaw ang daliri ni Jade. Nilapitan ko siya, anak. Hindi ko mapigilan ang mga luha ko noong mga oras na yon. Hinang-hina siya. Nagmulat ng mata at ngumiti sa aming dalawa ni Naika. Hindi ko na mapigilan ang pag-iyak ng mga sandaling yon. Tinawag niya pa ako. Halos habol hininga na siya. Kaya sabi ko, huwag niya ubusin ang lakas niya. Hindi ko makalimutan ang mga sinabi niya sa akin, anak. Ang sabi niya, hindi na raw siya magtatagal. Kaya sabi ko, lumaban siya dahil hindi ko kaya na makita siyang ganun ang kalagayan. Pero anak, sa kabila ng hirap na paghinga, humingi siya ng pabor sa akin. Pinakiusapan niya ako na huwag ko daw ipaalam sa iyo ang mga nangyari. Na kahit raw, kung mawala man daw siya ay ayaw niyang malaman mo. Dahil gusto mo raw nakalimutan mo na siya at ayaw ka na niyang mahirapan pa. Ayaw ko sanang pumayag. Pero nakikiusap siya sa akin. Anak, iho. Hanggang sa huling hininga ni Jade, ikaw pa rin ang inaalala niya. Ikaw pa rin ang iniisip niya. Mahal na mahal ka niya, anak. Pinalabas na kami ng doktor ng mga oras na yon. Sinubukan pa siyang i-revive. Pero hindi na nila nagawan pang iligtas si Jade. Wala na siya. Hindi ko akalain. Yun na palang huli na may pag-uusap. Ang sama-sama ng loob ko nung nalaman ko na gusto mo siyang kalimutan. Ang sama ng loob ko sa'yo, Mike. Parang anak ko na rin si Jade. Tinuring ko siyang hindi iba. Pero ngayon, nakikita din naman kitang nahihirapan na. Kaya sabi ko, panahon na siguro para malaman mo. Sana maintindihan ni Jade yun. Na hindi ko man lang matupad yung pangako ko sa kanya na hindi ipaalam sa'yo. Anak pa rin kita. Hindi ko kayang habang buhay na
nakikita kitang nasasaktan at umaasa na patawarin ni Jade dahil alam ko naman na minahal mo rin siya bilang best friend mo. Pagkatapos ng mahabang kwento ni Mom, ay niyakap niya ako ng mahigpit kung sinabi niya lang sana ng maaga. O sinabi niya sa akin ng mga oras na yun, sana napuntahan ko si Jade sa ospital at nayakap. Sana nakahingi man lang ako ng tawad kahit papano. Halos inaagaw ng sakit nang nararamdaman ko ang buong lakas ko. Hindi ako makapaniwala sa lahat ng narinig ko. Agad kong pinuntahan ang puntod ni Jade kung saan siya nakalibing. Tumingi ako ng tawad. I'm really sorry, Jade. Sana mapapatawad mo pa ako kung saan ka man ngayon, kung kailan wala ka na. Tsaka ko na-realize na mahal kita. Masyado akong nag-deny sa sarili ko noon na dapat ay best friend lang ang tingin ko sa'yo. Dumating si Princess sa buhay ko, pero ikaw lang laging laman ng isip ko. Pinilit kong sa kanya itoon lang lahat ng attention ko. Pinilit kong baliwalain ka noon. Ayokong tanggapin na nagkakagusto ako sa'yo dahil ayokong masira ang pagiging mag-best friend natin, Jade. Halos wala na akong mailabas na luha pa at tanging paghikbi na lang ang nagagawa ko. Jade, sorry kung kailan wala ka na at kinuha ka na sa akin ng itaas. Tsaka ako natanggap na mahal pala kita, na hindi ko kayang mawala ka. Pero eto ka ngayon, nakahiga dyan. Hindi mo na naririnig ang mga sinasabi ko. Bansot ko. Alam kong wala nang magagawa mga paghingi ko ng tawad. Pero gusto kong araw-araw ito sabihin sa'yo. Mahal na mahal kita, Jade. Maraming salamat sa pagmamahal na inukol mo sa akin, na binaliwala ko lang. Paalam, bansot ko. Pagkatapos kong malaman ang lahat, ay hinanap ko si Naika ulit. Gusto ko ring humingi ng tawad sa kanya. Sa totoo lang, Mike, parang ayaw kitang makita eh. Parang pag nakikita kita, nakikita ko yung mga sakit na nararamdaman ni Jade. Pero sino ba naman ako para pasakitan ka? Dahil alam ko naman na siguro pinatawad ka na rin ni Jade ngayon. Emotional, nawika sa akin ni Naika at niyakap ko siya ng mahigpit at muling humingi ng tawad. Lumipas ang buwan at lumipas ang taon. Pinilit kong maging normal ang buhay ko dahil alam ko naman na yun din ang gusto ni Jade. Wala akong ibang ginawa kundi balik-balikan ang mga lugar na pinapasyalan namin ni Jade nung buhay pa siya. Lagi kong inaalala ang mga masasayang araw namin at pinangako ko sa sarili ko na wala na akong ibang mamahalin kundi siya lang. Hanggang sa muli naming pagkikita sa kabilang buhay. Naging maayos na rin ang relasyon namin ulit ni Mom. Naging okay na rin siya at nakikita ko na rin ang umingiti. Sa tuwing may mga espesyal na okasyon, ay lagi naming pinupuntahan ang puntod ni Jade. Hanggang dumating ang 4 na taon na anibersaryo ng pagkawala ni Jade sa amin. Nagpa siya si Mom na maghanda at i-celebrate ito sa mismong libingan ni Jade. Kaya't maaga pa lang ay abala na kami. At inimbitahan rin namin si Naika. Naglagay kami ni Dad ng tent at mga upuan at mesa. Dahil nga maghapon kaming magtatambay dito. O iho, ano bang sabi ni Naika? Paparating na ba siya? Ang tanong ni Ma'am sa akin habang abala sa pag-aayos ng mga pagkain. Malilate daw siya ng konti, Ma'am. May pupuntahan lang daw siya. Simple kong sagot habang nililinis ko ang lapida ni Jade. Napabuntong hininga ako. Dahil nakakaramdam na naman ako ng lungkot at pangungulila. Bansot, bumangon ka na dyan. Heto o, paborito mong inihaw na bangos. Namimiss na kita. Namimiss na kitang pagsilbihan. Namimiss na kitang kasabay sa pagkain. At syempre, namimiss na kitang kasamang mamasyal. Wala nang nangaasar sa akin. Wala nang nangungulit. At isa pa, wala nang nagsusungit. Ang daya mo naman, bansot eh. 4 na taon na palang nakalipas pero parang kailan lang. Ang sabi ko, magkalimutan lang tayo. Hindi naman ito yung gusto ko na habang buhay kitang hindi makikita. Mahal na mahal kita, best friend. At higit pa doon, mahal na mahal kita, Jade. Sana naririnig mo ngayon. E paano nga kung naririnig ko nga lahat ng mga sinasabi mo? Pamilyar sa akin ang boses. Halos hindi ako makagalaw. Guni-guni ko lang ba to o minumulto ako ni Jade? Bansot, huwag mo akong biruin ng ganyan. Ang muli kong sabi sa puntod niya. Hindi ako nagbibiro, Mike. At isa pa, hindi to guni-guni o panaginip lang. Humarap ka nga dito. Kahit halos hindi ako makapaniwala, unti-unti kong ginalaw ang katawan ko. Unti-unti akong tumayo.
at humarap sa nagsasalita. Jade? Totoo ba to? Hindi ba to panaginip? Paano nangyaring? Agad ko siyang nilapitan at niyakap. Hinaplos ko ang buhok niya at ang katawan niya para masiguradong totoo ngang buhay si Jade. Nakita ko si Mom at si Dad na umiiyak na halos hindi rin makapaniwala sa nakita nila. Si Naika, nakangiting nakatingin sa akin at nagumpisang nagpaliwanag. I'm sorry, Mike. I'm sorry, Tita at Tito. Matagal kong itinago si Jade sa inyo dahil na rin sa pakiusap niya. At tumakbo si Jade kay Mom. Niyakap niya ito. Sobrang saya ni Mommy. At muling lumapit sa akin si Jade at niyakap niya ako ng mahigpit. I miss you, Mike. Tiniis ko ang 4 na taon na hindi ka makita. Miss na miss kita. Alam mo bang mahal na mahal kita? Ha? Higit pa sa best friend. Alam mo ba yon? Pinangako ko na ako mismo magtatapat sa'yo. Kaya andito ako ngayon. Ang maluhaluhang paliwanag ni Jade sa akin. Hindi importante ngayon ang anumang paliwanag. Ang mahalaga, buhay si Jade. Buhay ang best friend ko. Buhay ang babaeng pinakamamahal ko. Tama na, bansot ko. Huwag ka niyang magsalita. Huwag ka niyang magpaliwanag. Dahil walang mapaglagyan ang kaligayahan ko ngayon. Nahahawakan na kita. Naririnig mo na ako. Bansot, Jade. At siniil ko siya ng halik. Wala akong pakialam kung maraming makakita. Niyakap ko siya ng mahigpit na mahigpit at siniil pa ng pinakamatamis kong halik dahil gusto kong iparamdam sa kanya ang totoo kong pagmamahal. Hinawakan ko siya sa pisngi at tinitigan ng mga mata. Mahal ko, pinatawad mo na ba ako sa mga kasalanan kong nagawa sa'yo? Ang sincere kong tanong sa kanya. Oo naman, matagal na kitang pinatawad. Mahal? At muling nagdampi ang aming mga labi at sa pagkakataong ito, matagal ang pagsiil ko ng halik sa kanya na para bang ayoko nang matapos. At sa wakas, habang buhay ko nang makakasama ang best friend at mahal ko.